Ito na po yung ating Euphorbia pencil. So, ganyan po siya kataas. Siguro mga 4 feet na po siya. Ayan po. Yan po yung ating Euphorbia pencil. Hello everyone! Good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat and welcome back sa ating YouTube channel! And for today's video ay mag-update po tayo ng ating Kalankawi Gastonis. So ito po ay naipakita ko po sa inyo noong August 27. So ganyan po yung kanyang itsura. So ako po ay napamangha dito sa ating halaman dahil akala ko po ito po ay panibago niya pong dahon nung at nagkaroon din po siya ng mga babies. So ngayon po ay heto na po siya. Tcharan! So hayan na po ang ating napakagandang Gastonis. So akala ko naging leggy lang po siya. So surprise po ako dahil nung nairipat po natin o nakat po natin siya at naitanim po natin siya dyan sa palanggana ay binigyan niya po tayo ng napakagandang flower. So yan po yung nagustuhan ko po sa ating mga Kalankawi dahil nagbibigay po sila sa atin ng magagandang flower. Di pa po ako sure kung kailan totally mag-bloom itong ating Kalankawi, pero aabangan natin yan at tingnan natin kung ano po yung kulay ng kanyang mga bulaklak. So yan na po yung ating update sa ating Kalankawi Gastonis at ito naman po yung ating mga common uncommon na mga succulents. So ayan po at nagsitabaan na po sila. Ang gaganda po nilang tingnan pag na-stress po yung ating mga succulent. So, ayan din po yung ating Echeveria pallida. Napakalago na po ng ating succulent. Ayan po at napakarami po ng kanyang mga babies. At yan na po yung update sa ating Caladium. Medyo last na po yung ating Caladium. So, yan po ang update sa ating pallida. Ngayon po guys ay 10 a.m. in the morning. So, ganyan na po kainit dito sa ating area. Itong ating mga succulent ay nadiligan na po natin kahapon ng 6 p.m. So, hindi po ako nagdidilig ng morning dahil baka po masunog yung ating mga succulent dahil sobrang init na po dito sa ating location. Ayan, parang summer na po. So, ganyan po kaganda yung ating mga succulent pag naibigay po natin yung tamang sun requirement watering method at napakagandang well-drained na soil mix. Ngayon po ay sobrang happy po ng ating mga succulent at dito po sa baba yung ating mga trailing na fish bone. So ayan po, mainit po dito na area pero mahangin po. Yan po yung gustong-gusto ng ating mga halaman, succulent, cactus, o ornamental plants. So, yan po yung ating mga halaman. Sobrang happy. Kahit na sobrang init ng ating panahon ngayon, ayan po sila yung ating mga ornamental plants. Napaka-happy po nila. Dito po na area ay medyo malamig lang po ng konti dahil shaded po. Nasa shaded area po sila. So, ganyan po ng itsura ng ating mga halaman. Wala naman po sigurong nasusunog ng mga halaman. So, yung ating mga ornamental plants ay wag po natin munang ilagay sa ating area na sobrang init. So, ito po at meron po tayong naitanim na pechay. Yan po yung ating pechay. Medyo malalaki na po sila. Yan po yung ating mga Haworthia na nasa labas. Sobrang happy kahit na medyo mainit po yung ating panahon ngayon. So yan po ang kabuuan ng
ating mga ornamental plants, napaka-happy, napakasaya, napakalusog. Dito ko po sila nilagay dahil sobrang init po sa ating location para maiwasan pong ma-sunburn itong ating mga ornamental plants. So ayan na po yung ating mga putos, aglonema, helodendron, at ang ating napakagandang fern na bigay po sa atin ng ating kaibigan na si Ate Gloria. So ayan na po ang kabuuan ng ating mga ornamental plants. And that's for today, guys. Don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod nating video. Thanks for watching!